Kinumpirma ng Philippine National Police na buhok ng lalaki ang ilan pang hibla na nakuha mula sa bandunang sasakyan na inuugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi pa natutukoy kung kanino ang mga nasabing buhok dahil wala pa silang hawak na DNA sample ng mga suspect. Kinumpirma ng Philippine National Police Martes, Nobyembre 28, 2023 na kabilang sa mga hibla ng buhok na nakuha mula sa sasakyan na nag-uugnay sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 contestant na si Catherine Camilon ay pagmamay-ari ng isang lalaki. Ang tanong, kaninong hibla ng buhok ito ng mga suspect? Sinabi ni Pajardo na hindi pa sila kumukuha ng DNA sample sa mga person of interest sa pagkawala ni Camilon na kinabibilangan ni Police Major Alan Di Castro na kasalukuyang nasa restrictive custody ng Calabarzon Police. Sinabi niya na hindi nila mapipilit si Di Castro na ibigay sa pulisya ang kanyang mga sample ng DNA maliban na lang kung mayroong utos ang korte. Ang tatlong iba pang person of interest na kinabibilangan namang driver bodyguard ni Di Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa ay kasalukuyan namang nagtatago. Nauna na nga nireport ng PNP ang pagsasampa ng kidnapping at serious illegal detention laban kina Di Castro, Magpantay at dalawang iba pang akusado. Sinabi ni Pajardo na nakatakda ang preliminary investigation sa December 19, 2023. Inamin ni Di Castro na may relasyon sila ni Camilon, ngunit itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkawala nito. Huling nakita si Catherine Camilon sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12, 2023. Na-recover naman ng mga pulis ang isang sasakyan o pulang SUV na dito nga inilipat ang sinasabing katawan ni Catherine matapos makita ng dalawang saksi at ayon sa kanila, positibo si Jeffrey Magpantay ang isa sa mga suspect.